Thank you for your presence in Baga sa ating Brodkaster Forum. Sumantala kung makaibay pa, kailangan magkabilang. Pagkasalamat na tayo sa presensya ng ating special guest sa ngayong Baga. Umaga sa boxing, bubuk sarado ito ang ating guest. Pero bigyan natin sila pagkakataon para makabawi. No? For those of us na gusto magtanong, lalo tingin, marami kayong mga tanong siguro na hindi pala tatanong sa mga hearings, sa kongreso, sa senado. May pagkakataon natin na mapakinggan si Ma'am Janette Garin, paripaliwanag ang sagot sa inyong mga katanungan. Ngayong umaga, lalo po sa in-focus na Dengvaxia Vaccine. So again, magandang umaga. Pre, kape muna, kape. Kape. So again, gentlemen, nandito yung ating mga palinsyong media sa TV, feel free to ask your questions, may na konti. Siguro, bago lahat, some introductory words from the former secretary, Ma'am Janette. Gusto mo nang magbigay ng opening statement para sa ating mga patid sa media. Thank you. Magandang mga ito sa lahat. At salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Unang-una ay appeal for calmness and objectivity. No? Let us allow the real experts to study in depth the facts and the medical issues so that they can use their specialized competencies to enlighten and guide the public. Ibig po natin sabihin, sana ibigyan natin ng pagkakataon yung mga kwalifikadong eksperto sa larangan na ito na magbigay sa kaalaman sa ating mga kababayan. While we respect all the doctors who give their own personal opinion, hindi po kasi lahat ng doktor pwedeng magbigay ng sweeping conclusions on this matter. We need a high level of global experts on this, and the focus should be on the monitoring of the medical situation and our preparedness to respond to it, and not finger pointing. Kasi ang nangyayari, ang dami na naguhugas kamay, ang dami na nahiiwas puso, ay naiintindihan po natin yun. Kaya lang mas na-aggravate nga po siya pagka mayroong mga lumalabas, dala-dala yung kanilang personal opinion na hindi naman yun yung pinatawag natin, pinag-aralan at pinag-busisi ng mga statements. So again, allow me to repeat, wala pong korupsyon na nangyari dito. Our conscience is clear. We acted in good faith considering na marami ang namamatay at nagkakasakit sa dengue. Patuloy na dumarami ito kahit maraming ginagawa ang DOH. Wala pa rin gamot ang dengue at ang pinakamasakit. Ito ang isang sakit na kung dati-rate, tag-ulan lang lumalabas. E ngayon, all year round na at may tinatawag na spikes. No, we are in a hyper-endemic setting. At 2013 to 2015 ay pinakita ang talagang pagtas ng dengue. 16 na bilyon ang ginagastos ng Pilipinas, hindi pa kasama ang indirect cost dyan. Ulitin ko po, bumili ng Pilipinas ang bakuna ito at $20 per dose, kasama na po yung ibang kailangan collaterals. Ang bansang Brazil po, bumili siya $30 per dose. So paano naman po natin masasabi ang mahal ang pagbili ng physics? Maraming salamat po. Okay, for questions, pwede ba ako unang magtanong, ma'am? Wala tanong na siguro. Ma'am, doon ito na parang sa hearings na inyong dinalahan isang araw sa unang nakanawan ng mga hearings. Parang nabili daw na kumbaga sa kanin, kailangan na yung kanin ay maiinin muna bago ihain. Parang pinalili daw na hindi pa kumpleto yung research o kaya pag-aaral lahat patungo sa Dengvaxia bago i-administer sa ating mga pupils sa mga 800,000 and this bad natulungan yung Dengvaxia. Mas maganda nga po sana kung yung sumagot niyan yung mga eksperto. So siguro sa next forum, nakalimutan na pagkinala na rin natin ngayon na andyan dyan yung mga tumabaho dito sa FDA at yung mga eksperto, maliwanagan nila ng taong bayan. Sa pagkakaintindi ko at sa pagkakasabi sa amin,
Yung phase 3 ng trial, dalawang two phases po yan. Merong phase 3 na tinatalakay yung safety and efficacy. Meron naman yung surveillance na pwede ng dalawang taon, but in this case, in-expand niya to 5 years. Now, the fact that FDA issues a permit, ano po bang ibig sabihin ng pagka yung FDA and Food and Drug Agency nagbigay ng permiso or certificate of product registration? Ang ibig po sabihin naman, it's ready and safe for public use. Kaya nga po, binigyan ng permiso para pwede nang gamitin ng mga kabataan at pwede rin gamitin ng privado sector. Okay, alam po, very eager kayo magtanong kay Ma'am Janette. GMA. Can I have a question from Chito? That's one of GMA. Go ahead. Morning. Yes, Bob. We observed over the past ilang weeks na tumatakbo itong Dengvaxia probe. You said it yourself, na hindi mga experts ang coming forward and saying na may differentiating vaccine. Sa tingin niyo ba may ulterior motive ito rather than just trying to seek out the truth kung mayroong problema talaga yung gamot or is it political in nature? You know, which hand, what would you surmise ngayon? Sinasabi mo na it's not based on scientific grounds. So what is it based on? I think nagsimula yung gulo nung nang siyempre at that time, Secretary of Health, Secretary Rubial, at siya ang naglabas na una ng red flags. Ang una sinabi niya dahil election season daw, pagka daw panahon ng eleksyon, hindi raw gumagamit ng maski anong programa ng Department of Health. Sabay rin dito, sinabi niya ang trial dapat 30,000 lang, hindi malawakan. Hindi nga po siya trial, yung phase 3 trial, tapos na po siya yung buhay pinisinta na kay Secretary Ona noong July of 2014 at inulit na pinisinta noong September of 2014. Yung sa politika naman, hindi ko po talaga alam. It's up to the public to judge this. Pero ang klaro po at ang nakikita po natin, patuloy pong may mga pumapasok na while we, without aspersion on the credibility of these doctors and on their personal opinion, ang mahirap po kasi talaga, this issue or this issue requires a different set or level of competencies. Marami pong doktor ang may personal na opinion, pero their personal opinion will remain as their personal opinion. Yung mga talaga pong eksperto, before yan magsalita, pumupunta muna yan sa society because their statement is usually cleared, vetted, and went over decades of deliberation, backed up by true research. Nakikita ko nga merong similarity kasi nangyari na yung, I think the name is Dr. Wakefield. So baka pwede yung masigit. Sometime po doon sa ibang bansa, sa Amerika, may lumabas na doktor, pangalan niya ata si Dr. Wakefield. At sinabi niya, hinanap niya lahat ng mga bata na may autism. At yung mga bata na may autism, tinanong niya, nabakunahan ba kayo ng MMR? Or yung measles, mumps, rubella? Siyempre, nag-oo kasi lahat naman talaga ng bata binabakunahan. And then pinalaki niya ito at sinabi niya, yung bakuna daw ay nagkukost ng autism. After several years of study, pinakita hindi ito totoo. Pero ano ba ang naging komplikasyon ng irresponsableng statement ng doktor na iyon? Maraming bata ang namatay sa itas after a few years. Hindi ko alam pagka hindi ko natanggalan ng lisensya iyon. So, there's a scare. Meron po kasi talaga yung ibang mga tao na mahilig lang po talaga manakot or magpapanik. Naalala lang po natin sa Ebola, sa MERS-CoV, sa Zika. Instead po na bigyan ng totoo o tamang impormasyon yung publiko, nagbibigay ng panakot. Personal nila yun na opinion, pero ako bilang isang doktor, mukhang hindi po talaga tama yun. Kasi nawawala tuloy yung tamang impormasyon na dapat makarating sa publiko. Okay, Garin. Garin. Morning, Ms. Tegabelli. Sino ho si Dr. Francis Cruz? Kasi mukhang sa kanya yung term na miyembro daw kayo, isa kang miyembro kayo ng MABIA before. And sinasabot na rin po yung pangalan ni Congressman Carlos Garin about this na sila daw yung unang nag-propose na talagang madaliin po yung pag
pag didispose nitong Dengvaxia? Hindi ko po kilala si Francis Cruz. Sa pagkakaalam ko, dahil ako ay nagtanong-tanongan, siya daw yung dating controller ni Senator Orly Mercado at nakasama yata ni Dr. Susie Mercado sa trabaho. Matagal kasi siyang wala sa Department of Health. Kaya hindi rin siya, nung nagtatanong ako, yung iba hindi rin siya kilala. Pero sa pagkakaalam namin, nung pumasok na si Secretary Udial, bilang Secretary of Health, eh naging consultant din siya on health promotion. So hindi sa tarpo niya? Hindi, wala. Matagal daw siyang, parang ando dun siya sa time na ando dun si Susie Mercado. And then after that, naging controller na siya ng Department of National Defense. And I think naging parte na ng opisina ni Senator Mercado. Okay, Cory. Yes po. Hi po, good morning po. Hi, Cory. Yes po. Ma'am, question. Yung sinasabi kasi nila na si Dr. Capitin ay meron kayong link na dalawa na kaya raw pinush itong Dengvaxia. Ano po ang masasabi namin? Well, si Dr. Rose Capitin, yung talagang nakilala ko nung ako ay nasa Department of Health. No? Dahil hindi lang po sa dengue vaccine, hindi ko siya talagang malapitan na nakatrabaho because nasa Research Institute ng Tropical Medicine sila. Ngunit sa pagkakaalam ko, sa halos lahat ng bakuna, parte siya na parang principal investigator or part of the trial. Hindi lang po sa dengue vaccine, I'm not sure, polio, rabies. Maganda po yan in the next forum, we invite Dr. Capelli para makilala niyo po. Kasi ito po ang isang consequence ng nangyayari. Ang dami po magagaling at ekspertong Pilipino na dahil kung walang ganong access sa media, minimisjudge na. At kagaya po ng ginawa ni Francis Cruz na pinangalanan lahat, dinamay lahat, syempre ang consequence nun, iwas pusoy na yung mga tao, ayaw na magtrabaho. Pero ang tanong doon, hindi sila nagtatrabaho, napipilay ang gobyerno. At pagka napipilay ang gobyerno, napipilay din sa Secretary Duque. So sa dami ng problema na hinaharap ng Department of Health, you have, syempre nagkaroon ng Marawi siege, sa kasuhin natin yung ibang evacuation centers doon. Ano dito yung Bulkang Mayon, may mga tag-ulan, may mga bagyo. So instead na yung empleyado ng gobyerno, lalo na yung mga eksperto, magtrabaho, pagka palagi mong minamalisyahan at walang forum to explain themselves, ang mangyayari nun, iiwas pusoy na. Hindi na makapagtrabaho ng matuloy. Yan po ang masakit na consequence. Like in the case of Dr. Capelli, alam ko she's one of the most sought-after principal investigators in the line of vaccinology. Dito naman sa, as a health economist, andiyan naman si Dr. Hilton Blanc. Sa toxicology naman, at yung sa kanyang expertise, on policies and his experience on government, andyan naman si Dr. Ken Hartigan-Go. So, ang dami pa, no? Ng ibang mga doktor. Pagka sila, nababash, napagbibintangan ng mga kung ano-ano, ang tendency noon is the next time we need them, hindi na sila ganun ka-open tumulong sa gobyerno. That's the consequence that I see. At kung tayo, kagaya ngayon, pumupuntok yung Bulkang Mayon, we would need experts and specialists and toxicologists, siyempre andito na yung patakot sa kanila na pag magtrabaho ka pala at tumulong sa gobyerno, even if it's not financially compensating, hindi ganito ang mangyayari sa'yo. Next question po, ano po yung naramdaman ninyo after nung apat na Senate hearing po? Joint. Ang mahirap kasi doon sa Senate hearing, ang paulit-ulit na pinaplano is the chronology na nanggaling kay Secretary Udial. At ang hindi naman namin naintindihan na ilang beses niya nang pinaimbestiga officially and formally at ibinigay sa kanya yung tama at totoong timelines na hindi pa rin yun ang pinag-uusapan. So ang hirap sumagot kung hinahalo-halo mo kasi iba kasi ang galaw ng Office of the President. Iba naman ang chronology sa office, sa Department of Health. Iba naman ang chronology dito sa Food and Drug Authority, kasi yun yung licensing. Pag ipinaghalo-halo mo yun at lagyan ng malisya, hindi natin makikita ang totoong nangyari.
yan po ang mahirap i-explica. That's why ang sinasabi nga namin is, anyway, hahantong naman ito sa legal na usapan, the documents will speak for itself. Everything went above board. It was bidded accordingly. Kung sakali mang nagkaroon ng bagong announcement na na-exaggerate and was blown out of proportion ang Sanofi Pasteur, yan po eh talagang ikinalungkot namin, lalo na nag-announce sila without orienting the people. Unlike doon sa ibang bansa, before siya inilabas, eh, nagkaroon na ng pulong-pulong, nagkaroon na ng pagsasabi na ito yung bagong lumabas, ito yung interpretation nito, kinawag na nila yung World Health Organization, sumama na yung ANVISA. ANVISA po is the counterpart of FDA in Brazil. Nag-usap-usap at nung nagkaroon ng announcement, hindi tinakot yung mga tao at nagkaroon ng mas maiging tugon. So, ibig niyo sabihin yung Sanofi, ang may pagkakamali yung Sanofi dahil sa ginawa nilang pag-announce? On the issue na nag-announce sila without even clarifying, first among the doctors, second, inside the Department of Health, third, sa FDA, at sa publiko, eh mali po talaga kasi sa haba ng in-announce nila, na-pick up lang yung word na severe dengue, nag-panic na yung tao. Eh natural kung ikaw, nanay, tatay, marinig mo lang yung severe na word, hindi mo naman alam na yung severe pala na yun is categorized as grade 1 and 2, which does not lead to shock or death. Last question po for me. Noong nagkaroon po ng Senate hearing, binabanggit niyo po kay Secretary, former Secretary Ona, na noong time na yon at sa mga previous din po na interviews niyo, sinasabi niyo na noong time pa ni former Secretary Ona, nagsimula itong Dengvaxia or Dengue vaccine. Pwede po bang pakilinaw ngayon, sir? Kaya nga po ang sabi namin, mailabas yung totoong timeline. Kasi iba po yung nangyayari sa FDA. Sa regulatory part, nagsimula po ang discussions noong 2010. Kasi nagkaroon ng promising results yung early studies ng dengue vaccine. At kaya nagkaroon ng collaboration yung FDA at yung Sanofi Pasteur. Kasama naman dito yung recognition na talagang malalang sakit ang dengue. Sumunod-sunod na po yun, nasundan yun ng meeting ng 2012 hanggang 2014. Hanggang nagsama-sama yung 11 countries in coordination with the technical experts of the World Health Organization para bigyang lisensya yung bakunang ito. On the part naman ng policy development dito sa DOH, yung dengue advocacy and surveillance, nagsimula siya ng 2011. And after the promising results of the initial trials of the dengue vaccine, ito po kasi ang in-endorse sa akin nung ako ay pumasok as acting secretary dahil ito po yung isa sa hindi tapos na pag-uusap. And based on what was endorsed to me as a chronology, in 2011, Secretary Ona and Sanofi Pasteur met to share the potential breakthrough and provide information on possible timelines for its availability. At nag-request na si Secretary Ona na i-update siya sa progreso. Inuulit ko, hindi ko sinasabi na mali yun. Sinasabi ko lang na ito yung nangyari. At natural si Secretary Ona, kahit sinasabi sa kanyang patuloy na maraming namamatay sa dengue, patuloy na walang gamot pa rin ang dengue, nagkaroon sila ng dalawang hakbang. Isa, yung may eksperimentong ginawa para sa gamot ng dengue. Ito naman yung collaboration sa Sanofi Pasteur para sa bakuna ng dengue. So dalawa po ang nangyari. And noong 2013, patuloy po no yung usapan. Noong pumasok po ako as Undersecretary ng Health, on one of the two occasions, napatawag po ako sa office ni Secretary Ona. First was in July of 2014. Pagdating ko po doon, marami nga po yung tao doon. Andun po yung mga officials ng Sanofi Pasteur from France and the Philippines. Ipresenta po nila yung result ng phase 3 clinical trials kay Secretary Ona. And natural na tuwa si Sec Ona kasi may solusyon no, sa isang problema. At ang instruction nga niya is magpatawag ng press conference the following day to share this breakthrough. To quote, he said, "The results of our great public health importance due to the high incidence of dengue and its disruptive effect on the health system.
the vaccine should significantly contribute to achieving the global strategy for dengue prevention and control goals set by the World Health Organization, which is 50% mortality reduction and 25% reduction in morbidity by 2020. Tama naman po ang ginawa ni Secretary Ona sa usaping bakuna, hindi sa usaping gamot. Dahil po, meron naman po kasing WHO Global Strategy on the Reduction of Dengue. And by nakalagay doon, by 2012 na nirelease ito is Future Vaccine Implementation. Naalala ko pa nga, after noong meeting, eh nagpa-picture pa kami lahat. Kasi parang natural yun yung nagpa-picture sa cellphone. On September 2014, nagkaroon ulit ng patawag si Secretary Ona sa opisina niya para naman i-discuss yung Phase 3 clinical trial results sa Latin America. So yung July 2014, ito yung Phase 3 clinical trial results sa Asia, including the Philippines. Sa September 2014, yung resulta naman ng Latin America yung pinakita sa kanya. He was satisfied at doon na nga unang tinanong ni Secretary Ona, magkano po bang bakuna na ito? Pero wala pang presyong ibinigay. And ang naaalala ko po, kasi ako po ay baguhan pa lang sa departamento noon, sinabihan niya si Dr. Lindo Nisoy and si Asit Eric Tayag to come up with the mechanisms to estimate the need and prioritize recipients. And on November 2014, nagkaroon na ni Secretary Ona ng instructions na magkaroon ng modeling studies. At doon na nga, tinanong ulit namin, depression na bang bakuna? Ang sagot, wala pa. After doon, nagkaroon na ng follow-through ng presentation, hindi ko na muna siya inisa-isa kasi andito naman yung mga tao nagsasalita sa, nagigipag-usap sa kanila. I can furnish everybody a copy of this chronology. These are my notes. Kasi nagpa-endorse ako. No? At syempre, nung ako ay naging acting secretary, hiningi ko, both from the DOH people, you at kay Secretary Ona nga, yung mga nakaraang meetings, at nung sinabi niya ito, isinulat ko. I think the best person to also talk will be Sanofi. Kasi ando dun sila sa mga meetings. Dito, sino ba talaga mga experts dito? Kasi ngayon, sinasabi, baka this week, nalabas na yung resulta ng pursuri o investigasyon. Sino ba talaga expert na magsasabi? Sa saan lalangan ko? Doon po sa causality? If yung kasi nung Dengvaxia. Okay. Kasi may nagsasabi na failure vaccine, di ba? Or vaccine failure. At sino ba magsasabi kung lalo pa talaga effectivity nung Dengvaxia? Yung safety and efficacy kasi ng bakuna, magpilisita sa amin is 60%. At ipinakita din na 93% ang pagbabawas sa severity ng dengue at 80% naman sa hospitalization. Yung pinipresenta po ito at inaaral ng Sanofi Pasteur, kakibat po nila yung World Health Organization technical people from Geneva. Now, on the part of the Philippines, kakibat naman po ng Department of Health yung pakikipag-usap na patuloy sa PSMID at sa PIDSPI. PSMID is the Philippine Society of Microbiologists and Infectious Disease Specialists. PIDSPI naman is the Pediatric Infectious PSMID is Philippine Society of Microbiologists and Infectious Disease Specialists. Ang PIDSPI naman is Philippine Pediatric Society of Infectious Disease Specialists. Sila yung tumitingin kasi ang dengue is considered an infectious disease. Tama na ba ginagawa ng PAO, NBI, lahat yata ng patay na, hinuhukay na eh. At sa sinasubject sa investigation, tama na ba kanilang ginagawa sa patay? Hindi ko po alam bakit ginagawa yun ng PAO, no? Sa pagkakaalam ko, pagka ikaw mag-autopsia, kailangan ng isang pathologist, at kilala naman po siguro natin yung ating mga forensic pathologists dito sa Pilipinas. Siguro mas maganda po magkomento dyan yung mga nararapat na opisina. But precise for me to say, totoo po, DOJ, NBI ang nag-iimbestiga dito.
ano din yan yung DOH at PGH, siguro dapat bigyan daan dun sa mga ahensya ng gobyerno na magsama-sama at isa lang ang ibibigay na salita. Kasi kung yung mga totoong eksperto ay nalulunod doon sa mga lumalabas naman na marunong naman pero hindi nila ito field of expertise, malilito ang tao, hindi lang yun. Baka mamaya yung investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas ay maapektuhan. At balik lang tayo, bakit po ba kakaiba ang reaction ng Pilipinas as compared to the 18 other countries using this vaccine? Okay, good morning, ma'am. Hello. Good morning, ma'am. Dito sa controversy muna ito, ay dalawang bagay po, dalawang aspeto, financial at saka medical, sa aking observation. Dito sa mga hearing sa Congress at saka sa Senate, it seems na ang mga tanong ko sa inyo ay hindi nyo may paliwanag na gusto dahil maraming intervention. So, ang dito sa aking tanong ngayon, una sa financial, pwede po bang explain ninyo on your side kung paano na-generate ang pondo na ginamit po dito? Dito naman sa medical aspect, ano naman po ang inyong isasuggest na remedy para i-pressure itong mga parents na ito na maalis sa kanilang pag-iisip na baka biglang mamatay ang kanilang mga anak. Una po doon sa pondo. Nakatanggap po ng impormasyon ng Department of Health nung patapos na yung taon. Maganda siguro if I can request sa next forum, imbitahin natin yung mga gumawa ng investigasyon na pinorma ni Secretary Ubial kasi sinulat nila yung lahat ng timelines. On the other hand, maganda rin pong imbitahin yung mga scientific experts para makapagsalita sila. So, una-una po doon sa issue ng pondo, nakatanggap kami ng tawag, I think, December, na tinatanong na kung meron kami mga projects na for funding sana ng 2017 na hindi na isama sa 2016. Kasi meron ka ng long-term, medium-term, and short-term plan. So kung meron bang mga programa na sana napondohan ng 2016 pero hindi napondohan at nakalagay sa pipeline ng 2017. So pinatawag po namin yung mga program directors at pagdating nga dun sa immunization, pinatawag ko yung nag-handle ng immunization program na part nga ng Disease Prevention and Control Bureau kasi nag-uusap-usap naman sila yan sa loob ng opisina nila in consultation with the regional directors and other people. Nagbigay ng apat na bakuna at yung po ay pinupost namin for funding. After that, nagkaroon na ng series of submission of documents and justification, hindi lang po sa dengue vaccine, kundi doon po sa apat na bakuna. Usually naman po kasi nangyayari yun, ang daming sinasubmit mo na request for funding, pero hindi na po pondungan. So as long as justified, isisubmit yan, and then after nun, magkakaroon na yan ng proseso na sangkatutak ng papeles ang i-require at binabato na yun direct pa sa technical directors. After a few days, or I'm not sure if it's a week, tumawag ulit ang BBM sa pagkakaalam ko sa Human Resource Office namin at tinatanong, sino ba talaga ang mga magre-retire? At meron kayong mga nilista na mag-early retirement at meron mga magre-resign. Alin ba dito yung totoong magre-resign at magre-retire? Alin yung nagbago ang isip? Kaya ginawa ko lahat yon, pinapirma yung Human Resource, inisa-isa yung mga nag-signify ng early retirement. At doon nga nakita na may posibilidad talaga na magkakaroon ng savings. And nagkaroon na ng series of meetings and presentations sa DBA hanggang in-approve na nga yung utilization of savings. Kasi kung hindi naman siya gamitin ng Department of Health, sa susunod na taon, babagsak ang pondo ng DOH. Kaya kailangan namin mag-comply doon sa mga sinasabi. Of course, without prejudice sa safety ng ating publiko. Doon ho sa remedy po.
itong situation ngayon? Sir Remedy, magandang tanong po yan, no? Yung World Health Organization, nag-release ng interim report noong December 22, 2017. Mahaba po kasi, kaya yung iba hindi nila na nababasa. And it's a question and answer format. Nag-pull sila ng independent external experts at pinag-usapan ito. At ang sinabi nila, binusisi nila yung pagpupulong na ito is very specific only on the revelation of Sanofi Pasteur last November 29. Ipinakita dito na yung sinasabi ng Sanofi Pasteur na severe dengue is actually grade 1 and grade 2. At ibig sabihin noon, ibasahin ko yung exact words, no, para hindi magka, no. The severe dengue that occurred in seronegative vaccine recipients were categorized as dengue hemorrhagic fever grade 1 and 2. It did not lead to shock, severe bleeding, or death. All of the patients with dengue illnesses recovered. Kaya nung nagtatanong kami verbally, there was some, ang impression sa akin is na-extend lang ng 1 to 2 days ang hospitalization. Ang nangyayari, yung mga nabakunahan na nagka-dengue na, masyadong maganda ang benepisyo sa kanila. Yung hindi pa nabakunahan, ay hindi pa nagka-dengue at nabakunahan, they are highly protected for 2 years. After 2 years, nawawala yung bisa ng bakuna, kaya kung kinagat ka ng lamok na may dengue, magkaka-dengue ka. And this type of dengue, on the 0.02% population, will have an extended stay a few days in the hospital. Yun nga po ang mahirap kasi naunahan na, na may linabas na nagtatakot na yung mga tao. Now, ulitin po natin yung sinasabi nila dito is inulit-ulit nila na dito sa Pilipinas at sa Brazil, the benefits outweigh the risk. Kasi kung sundin natin, kagaya ng sinasabi ng Pilipinas, sino ba sa atin mga Pilipino ang hindi pa nakagat ng labok? Kasi sa Pilipinas, 9 out of 10 nagka-dengue na. Alam kung man o hindi mo man alam, nagka-dengue ka na. Yun ang problema yung sa 10%. Pero titingnan din natin, kasi yung po ang ginagawa ng mga scientists, i-analyze mo. Yung benepisyo ng 90% at ano naman yung risk. Kasi iba yung risk, iba yung harm, iba yung contraindication. At pinapakita, ito po hindi Sanofi, this is World Health Organization saying na yung bakuna per se, hindi nakakamatay. Again, allow me to repeat and clarify, I'm not siding with Sanofi Pasteur. Ang ibig ko lang sabihin, dapat ilabas ang lahat ng katotohanan. Kung may kasalanan ang Sanofi, panagutan nila. Kung meron naman kaming kasalanan, haharapin po namin yun. Pero ang pinaka-importante dito, tamang impormasyon ang dumarating sa mga tao, tamang eksperto ang mga nagsasalita, at yung mga salita nila, esang-ayon doon sa dekadang pag-uusap at pag-a-analyze. Magandang araw po, Sir Garin. Jimmy Mendoza po sa DCF, San Sergio, and SMN News Channel. Mga nabanggit niyo po kanina, yung dalawang vaccine, pag ikaw napakunahan na po na pangontra sa dengue o na-dengue ka, ay gaganda yung katawan mo. Yung hindi naman hindi pa nakaka-dengue, sa loob ng 2 years, mawawala yung epekto ng gamot sa katawan mo at kailangan magka-dengue ko, wala, tababaw ko. Ma'am, yung kapupupup, inisyuan ng immunization record card, nagdawa ng pamaraan na may pangalan The Joy Public Service Anti-Dengue Vaccine 9 to 14 years old. Joyful Bayan Kung Health Ka. So yung ako po, October 28, binakunahan. October 28 this year po? Opo, 2017. At 20, last year, October 28? Opo, 11 years old. Pero yung record, yung vaccination record, inisyo sa kanila, 2007. May record ito po, yung record, hawak ko po. At yung date of vaccination, 2017. Opo. So, vaccination card? Yung vaccination card niya po, binigay sa kanya noong August 20,
pwede ko sabi para ipresenta po ito na in-issue ng local pamaraan ng Quezon City para nagdumusan sila ng programa yung Vice Mayor's Office para sa vaccination sa District 4 sa Barangay Tatalong Quezon City. Isa po ito yung apo ko. So, nagpapakuna po siya sa noong 10-28-17. Last week po ay nagkaroon ng lagnat yung apo ko. Parang lagnat laki. Si Erica Mendoza, youth, 11 years old, grade 4 student sa Barangay Tatalong Quezon City. So, dinala po yan sa health center. Sabi nga lang, lagnat lang. So, medyo bumaba po yung lagnat. Storya ko lang po, mama. And then, kinabukasan yung lagnat ulit. Dinala na sa Children Hospital, sa National Children Hospital. And then, namaga yung buong mukha, buong kamay, buong braso, at sumasakit ang ulo na hindi makakain, mapait. Hanggang sa pinakuna po rito sa Philippine Children Medical Center. So sa ngayon po, nasa ICU siya. Naapektuhan na yung bato, naapektuhan na yung lapay, at inoobserbahan, nakaswero. Ito po yung mga kamay na ano, nakapoko. Ngayon, ang tanong ko po, ma'am, sa ganitong bagay, ang daming pagtatalo, like mga senador o mga taong gobyerno, kasama na rin po kayo, sino po ang mga pananagot kung sakaling mamatay yung apo ko na sa serious na kalagayan ngayon? Ang local na pamalampa o ang dating gobyerno o ang kasalukuyang gobyerno? Kasi po, ang worry po ng pamilya namin, nilapit na po namin ito sa kinaukulan. Wala pong tumutulong. Napakaraming bata sa Philippine Children Medical Center na ganun po ang sakit. So yung apo po hanggang ngayon, hindi na makaihi, naninilaw na, kailangan tanggalin yung isang bato. Imagine 11 years old, ma'am. Ano po yung diagnosis, a working diagnosis? Ay, hindi magsabi ng doktor. Pero ang hinala rin namin... Tabagan ko po ngayon agad-agad yung PCMC para po natin may tanong kung ano yung sitwasyon ng bata, ano yung pinagdadaanan niya. Kasi ang magiging po kasi dito, na-test ba siya ng dengue? Dapat kasi mag-test natin ng dengue kung meron siyang active infection ng dengue para makita at maayos. Pero kung ito ay sakit ng bato, it's a kidney problem. Kaya nga po dapat tingnan yung records. Ma'am, yung bato, ngayon lang nag-detect ng doktora na namamagay bato niya sa kailabay niya. Kasi 11 years old, ang ganda bata ma'am eh. B po, ILT siya. So, nung napakunaan siya, ito na. Nilagnat lang at tuloy-tuloy na hanggang sa wala naman mapagsabi katulad niya yung katulad na sinasabi niyo kailangan natin yung eksperto kung talagang galing sa Dengvaxia yung binakuna doon sa bata dahil habang patuloy kayo nagtatalo ay patuloy na lumulobo yung mga bata na nagkakasakit dahil sa ganyan. So bilang lolo niya at nasa media siguro ma'am ay pagbigyan naman ng attention itong mga kasi sisiguruduhin ko rin naman po na di mananagot dito. Kaya po ako, nag-iingay na rin ako eh. At nagpapasalaman din ako sa mga kasama ko sa harap buhay. So, yung ganung puro paliwanag, pero gumagastos na kami ng malaki. Hindi naman sinagot ng gobyerno. Hindi naman sinasagot ng local government. Hindi rin sinasagot ng nakaraang administration yung gastos sa hospital. So, ako po, maniniwala din po ako sa inyo. Pero, sinasabi nga natin eh, hanggang kailan tayo maghihintay na maglalabas ng ganung sakit na galing sa Dengvaxia, nasaan yung mga eksperto? Walang nagsasalita, maski isa. Ang dami nang namatay at may mamamatay mga bata. Siguro, maging malinaw sa atin ma'am, okay paliwanag niyo po eh. Pero ano nangyayari doon sa pangyayari ko, napupolitika yung kontrobersyon na Dengvaxia. Eto na lang po, malinaw. Nagamit itong apo ko sa isang politika. Hindi ka pwede magtabakuna kung wala kang card ng isang opisyal ng local na pamanaan. Ah, hindi po. Ma'am, eto po. Alinaw. Inisyon nila. Ayan o, alinaw po ma'am. Yung anti-dengue vaccine, mukha ni Mr. Monsignor.
dito sa ID. Sorry. Hindi ko kasi naintindihan kanina yung ano yung sinasabi mo. Hindi po ito immunization card ng ano ng Department of Health. Pero ma'am, yan po yung issue nila. At ang tinuturo nila ngayon, ang POS ang may programa niyan, kinadap lang nila para mapakunahan yung mga bata. Yes, pero anuhin natin, no, matapos ito, agad kong tatawagan ang PCMC. Hindi ako sigurado kasi wala pa yung dokumento. Pero sa pagkakarinig ko sa kwento mo, sir, mukhang may problem sa kidney or may renal problem yung iyong anak. Marami po ang kaso kasi ng renal diseases na lumalabas talaga ngayon. Meron pong congenital na simula maliit, wala pa siya, lumalabas siya bang lumalaki. Meron naman pong acquired, kagaya ng asawa ko po, si Richard, lumabas po yung renal problem niya. I think 40 na siya, 40 or 45 years old. Pero yung lumalabas ng kidney disease na malaki ka na, dala yun usually ng mga ibang iniinom na, yung mga pagkain natin, yung ating mga ibang herbal supplements na toxic sa kidney. Pero dun naman sa mga bata na tinatawag tayong part ng congenital, no, na marami po kasi ang causes, no, na renal failure. Sa pagkakarinig ko sa kwento mo, yung iyong anak... Apo po, ma'am. Ay, apo. Yung apo nyo, eh, nagkakaroon ng renal failure. So, depende po kasi sa klase ng sakit, yung po ang magiging prognosis ng mga doktor. Pero nilinawin ko lang po, kasi dahil nga po na lahat na lang ng sakit, pinagtitintang sa bakuna, ang tendency tuloy, yung ibang mga tao, nagpapanik, nagra-rush sa hospital. Ito yung sinasabi natin masama. Bakit? Yung mga totoong may sakit at kailangan asikasuhin, nahihirapan tuloy yung mga doktor kasi marami na yung nakikisaw-saw. At meron yung iba doon na inaasikaso naman, may mga bumabalik-balik naman ng mga tao na kunyari galing sa PAW, na iba naman yung kanilang pagtatanong dahil nga iba naman yung pananaw ng specialist ng doktor. Pareho rin po ito ng sitwasyon ng dengue dati at hanggang ngayon. Napagka marami ang na-hospital sa dengue at punong-puno ang hospital, hindi siya maasikaso ng maayos. Kaya yung iba namamatay. Kaya nga ang ginawa natin is nagbakuna tayo dahil andun ang hangarin na mabawasan ng 80% yung na-hospital at 93% ng severity. Ulitin ko lang po. Ito po yung interim report ng World Health Organization at dun po sa pag-aaral na ginawa sa 20 countries at dun po sa ini-implement ngayon sa 19 countries, 18 na lang kasi wala na Pilipinas, wala pong nakitang relasyon ang kidney failure sa bakuna. Pero ang sinasabi ko lang is baski hindi ito related sa bakuna, eh kailangan pa rin talagang tulungan. Kaya nga po after nito, tatawagan po natin yung PCMC. At mas maigi pong makatulong kung titingnan natin ang kausa ng sakit ng bata. Kagaya nung example lang, kung yung isang bata may appendicitis, ang gagawin talaga niyan, ooperahan agad. Hindi pinapatagal, lalo na pagka tinatawag na security or menana para nung nangyari sa akin. Pag hindi kasi yan ooperahan at pumutok, ang mangyayari niyan, infection sa dugo, sepsis, at takbo ka agad sa ICU. Now, kung yung batang may appendicitis, instead na tingnan mo yung sakit niya, eh mag-focus ka na, kung baka dengue ito, eh baka tuloy hindi magamot yung totoong sakit niya. And yan po ang repercussion ng health, public health misinformation. At yan po ang repercussion pag meron tayong mga kasamahan or merong isang istasyon or merong ibang tao na walang ginagawa kundi mag-create ng panic sa publiko. Okay ma'am, maraming salamat. Maganda po yung paliwanag nyo. Kung magagawa nyo po sana, please lang na masyalan yung mga baka na nandyan sa Philippine Children Medical Center na kasi nasakit na ng pamangkin ko kasi ayaw nila maglabas ng resulte. Mas malilinawan sa pamamagitan nyo kasi napupulitika na po eh yung vaccine eh. Kung makikita nyo yung kalagayan ng Erica Mendoza yung nandyan po ngayon,
pwede po kayong dumalo. Nandiyan po yung kapatid ko, nandiyan yung mga nanay nila na mapasyalan. Wala po problema. Pagkatapos dito, ipupunta natin. Kaya nga po kami, ready kami, like ako, even in my private capacity, we're willing to help the Department of Health. Kaya nga po, wala po talaga sa lugar na biglang i-announce at yuyurakan yung 18 official ng Department of Health na wala namang basihan. Dahil lang may isang tao na sa pagkakarinig ko eh, hindi raw na-appoint as undersecretary, biglang pinangalanan niya yung lahat. Parang kawawa naman yung mga tao doon, hindi na tuloy makapagtrabaho kasi binabash na at doon na yung nagtatawad sila sa mga pamilya nila na hindi totoong sila ay mafia. Yan ang repercussion na dapat lahat tayo magtulong-tulong para matingnan ng Department of Health. Kasi hindi lang naman dengue, marami rin yung sakit na nandiyan dyan. At ito ang huwag natin kalimutan. Hanggang ngayon, tataas at tataas pa rin dengue kasi ulan pa rin ang ulan. Ang nakikita namin at ang naririnig kong datos, sa Brazil daw, maipapakita na nila ang magandang epekto ng bakuna. Pero dun naman sa mga nabakunahan, kasi sa kanila 8 out of 10, dun sa nabakunahan at posibleng hindi pa nagka-dengue, eh sinosurveillance at minomonitor nila, hindi po sangayon sa isang test kasi walang available na test, kundi sangayon dun sa pag-i-inform sa publiko na pagka ikaw ay relagnak na dalawa o tatlong araw, eh pumunta na sa ospital. Yun, ma'am. Salamat po. At makakasap po sana kami, ma'am, yung mga magulang at lolo na ito yung maglilinis din sa pangalan nyo na masyado na kayong nababaon at nakarang administration. Kung ito yung mapapasalan nyo, magiging isang testimony nyo to na may paliwanag sa mga magulang na hindi ito yung masasabi natin na sanhin ng pagpakuna ng Dengvaxia. Maraming salamat po pagandang magandang. Thank you, Jiwe. Si Bishop po na siguro, bago natin pagkakas gali. Bishop, yes. Secretary, sa nakita ko... Baka may po ka rin. Madam Secretary, sa nakita ko po, yung sinabi... ...nung doktor, kasi pagdating ng pasyente sa doktor, hindi na nakikinig sa doktor niya. Gusto niyang pumunta sa doktor na papaniwalaan yung sinasabi niya. So yung espesyalista, hindi na mabigyan ng pagkakataon na masabihan yung pasyente na ito yung sakit mo, ito yung pinanggalingan niya, pwede itong mangyari sa ibang miyembro ng pamilya. How can you prevent this? So, kagaya po nung isa, akala nung lahat pagkatarata, operahan agad. Hindi po lahat ng katarata inooperahan. Yung iba, konting katarata lang, nagpa-opera, mas hindi kailangan, napukulag tuloy. So kailangan po talaga pagdating po sa broadcast at saka sa screen, malaman muna at matukoy talaga kung saan dalubasa ang isang manggagamot. Yes, at meron po kasing mga society yan. Kaya pagka kunyari, yung isang istasyon, nag-iimbita palagi ng mga eksperto, tingnan po nila yung pinanggagalingan. Para po kasi, yung responsibilidad hindi lang po sa doktor eh. Kasama po doon yung istasyon or kasama po doon yung pinagmulan ng balita. Okay, Gary. Okay. Para makakuha ng magandang soundbites ang TV. Clarify natin, Doktora. Pag nabakunahan ng Dengvaxia at hindi ka naman tinamaan ng dengue, hindi ka magkakasakit at walang epekto ito sa'yo. Gaya ang nangyari dito kay sa ako ni Jimmy. Baka hindi na dengue. Hindi siya na dengue. Walang epekto ba kahit nabakunahan siya ng Dengvaxia? Follow up question para may kulay natin. Yun naman kung sakali na talagang nabakunahan ng nagka-dengue, hindi ba dapat may sagutin din yung Sanofi na i-monitor, including the government, para sila na i-focus na doon para mababantayan itong mga nakapunahan. What's the problem? Ma-identify ko, ito ba victim ng, ito ba nabakunahan at ito ba italaga nagka-dengue? Kasi pag hindi ginawa po yung doktora, ay talagang sasabog po yan, lalo na sa media, yung agam-agam ng mga nakapunahan, ano na eh, maniniwala na sila na Dengvaxia ang tama po kayo. Nalilin lang po yung tao. Minsan may nagdadayariya. Ang iba na pala sasabihin ay dahil ito sa dengue vaccine, hindi tuloy mabigyan ng tamang gamot sa amiba, nade-dehydrate tuloy yung bata at pwede niyang ikamatay ng bata. Kaya nga, tama po kayo, yung mga nalilin lang po sa publiko, mahirap po yun kasi buhay po ang nakasalalay doon. Sa datos at sa
report na paulit-ulit sinasabi ng World Health Organization. Ang bakuna, kung hindi ka pa nagka-dengue, after 2 years, mawawala or kukunti ng bisa. Kung ikaw ikilagat ng lamok at may dalang dengue, 0.02% sa inyo ay magkaka-dengue. And we call that severe kasi yung bakuna, considered na siya exposure. Pero that severe, hindi yan yung klase ng dengue na may tinatawag kang hemorrhage, a severe hemorrhage, a severe death, bleeding, shock, or death. Magandang umaga po, Doktor. Ako si Emmanuel, as blogger po at a member ng International Photographers Pilipinas Organization. Tapong na lang dalawa linggo, ay dalawang beses na guest si Dr. Cruz. Isa po sa Annabelle at saka Melo Hotel. Tapos si Nato, Pimentel at saka tapong nakaraan ay kasama si Chief Attorney President Acosta. Ngayon, before binagin niya ay yung pong aligasyon, no? Ito'y skandalo, controversial na nangyari sa teammates, ito po ba siya nangyari ito. Ano po ang masasabi siya natin niya? Meron daw po mabiyosi, mabiyosi niya, may mabiyosi niya. O sa loob sa loob ng DOH. Ay, mabiyosi. Sama ng D-Wales. Pero baka hindi niya tinungoy lang kayo. Kasi po, hindi po 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 pagkakayon niyo kayo na ako ng sekretaryo. Tapos uli na si Dr. Rubian. Wala pa po. Isang taon at kalahati po si Sekretaryo Rubian. Ano yung sinabi ni Dr. Isang taon at kalahati pong secretary, si Secretary Ubiang. Konsulta siya si Francis Cruz. Kung merong nakita, ba't hindi sila nag-file ng kaso? Alam ko po, pagkaupo na pagkaupo ni Ubiang, hinalungkat niya na hinalungkat lahat ng ginawa ng nakarang administrasyon. Kaya nga po, may mga investigasyon. Kaya nga po, merong nagkaroon ng Integrity Management Committee report. Naiintindihan ko po kung yung sama ng loob ni Francis Cruz na hindi nga na-confirm at na-reject si Secretary Rubial. Pero ganyan po kasi talaga eh. Pagka ikaw ay hindi makipakita yung iyong kapabilidad na i-lead or dalhin ang isang departamento, kapag ikaw ay nahuhuli ng pabago-bago or may kasinungalingan sa mga pinagsasabi mo sa commission and appointments, at kapag ikaw ay hindi nakapagpakitang dilas na kaya mong mag-lead at magtrabaho ng isang departamento, kasi ang tinitingnan ng commission and appointment is your capability to lead the department. Hindi lang naman po si Secretary Ubiang yung na-reject. Diba? Yung isa na-reject siya, I think, yung hindi nagsabi ng totoo sa kanyang citizenship. So, mas maliit nga yun na basihan. Now, naiintindihan natin yung hinanakit ni Francis Cruz sa departamento. Pero ang dami naman po kasing oportunidad. Eh, baka naman po pakaisapan niya si Secretary Duque at ma-appoint siya ulit either as consultant or i-appoint siya as undersecretary. Pero hindi po, wala po akong powers, kumbaga, kasi nasa private sector na po. Pero hindi naman po siguro dapat na dahil na-reject si Secretary Miguel, isisirahin mo na yung buong departamento at pagbibintangan mo na kung ano-ano. Kasi certain buklaw daw po, Secretary, Doktor. Yung pinangalanan niya kasi are the core officials na eh. You have the execom, you have the directors, you have finance. Tsaka, mas maganda po kasi, kunyari, andito siya, mag-a-announce siya, may dokumento. Kasi kung kunyari ako, gagawa-gawa ko ng kwento, mag-a-announce ako sa publiko. Yung pagyuyura at sakit na nararamdaman ng mga career officials ng Department of Health, hindi po hamak yun. May mga pamilya rin po yun. Tsaka may pinag-aralan nila yung kanilang expertise. Now, lalabas sila bilang mga eksperto, pero ando dun na yung tainted na kasi niyurakan na ni Dr. Cruz. Ang hirap po noon. Mahirap po
po yun para, alam mo ang kinakatakutan ko, mawalan ng mga magkitinong tao ang Department of Health. Dahil nung ako po'y pumasok as secretary, ang dami po namin nakitang hindi maayos. Merong problema sa procurement, merong mga problema sa yung mga naka-outsource. Inaayos po yan. Ngayon, nobody will already take the risk. Eh, ang gawawa niyan, gobyerno at taong bayan pa rin. Okay, siguro bago yung last question, ma'am. Sa kapakanan ng nanonood sa atin ng TV, yung mga rak, yung mga po na napakunahan, alam nyo yung Quezon City, marami rin mga member ng media rito na nag-wave doon sa libreng bakuna sa kanilang mga po at mga polis sa Quezon City. Di ba, Erwin? Yes, sir. Yung presidente ng Quezon City Press Corps, understand eh, dalawa pa. Dalawa. Yung anak na kanyang, no, na kanyang pinapakunahan, kanyang kasama siya sa mga hindi nervyos. So, ano pong masasabi niyo sa kanila? Ang unang-una po, huwag po natin kalimutan. Ang pag-uusap ng dengue, nagkaroon ng desisyon ng pagbabakuna sa dekadikadang pag-uusap dahil nga walang gamot ang dengue. Kaya po namin ginawang school-based ang programa para po sigurado kami na yung may kakayanang bumili at di pupunta sa pribadong doktor at dito naman sa public schools yung walang kakayanang bumili ng bakuna na ito. Kaya rin po siya ginawang school-based para yung monitoring and surveillance madali po kasi inorient ang teachers at madali pong kontakin yung magulang. Now, yung binago ni Secretary Ubial at ginawa niyang community-based, hindi ko po alam kung ano ang naging basihan niya. Kasi pag community-based, ang hirap po pong ilocate ng bahay, lalo na pagka silang pumupunta sa iyo. Now, tama po yun. Nagkaroon nga siya ng pag-aalinlangan. No? Hindi ako naniniwala na yung isang kabinete, eh, pwede ikaw pressurein. Kung masama ang bakuna, eh dapat i-info. The mere fact na tinuloy-tuloy dun sa 1.5 years niya sa opisina, ibig sabihin, nakita niya rin yung mga datos, yung mga papeles, at yung sinasabi ng World Health Organization that the vaccine is effective when used properly in a high transmission setting like the Philippines. Kasi iba naman ang sitwasyon natin dun sa ibang bansa. Ibabalik ko lang po. Nung pagpasok ko sa departamento, dalawang hinabutan ko. Isang pinag-aaralan at patapos na na bakuna sa dengue, isang gamot sa dengue. At meron pang ibang mga programa. Bilang Secretary of Health, kung may basihan na pahinto mo ang isang programa, kaya mong ihinto yan. Dun sa gamot, nagpatawag ako ng committee, pinaimbestiga, at ang rekomendasyon ihinto, ininto ko. Doon sa ibang mga proyekto, maganda, pero dahil pribadong sektor ang makikinabang at magiging mahal ang kalusugan, hininto rin po namin. Kaya ang katanungan, bakit hindi hininto? Bakit ngayon nagtutuluhan? Naiintindihan ko kasi syempre lahat ayaw umamin ng responsibilidad. But for myself, I stand by the truth. It was an institutional decision based on the information available at that time and based on the fact na marami ang namamatay at patuloy na nagkakasakit sa dengue at wala po itong gamot. Thank you. Oh, last question. Morning, ma'am. Irwin Corbett po lang police files. Ang point ko lang eh, bakit meron namang isang uri ng gamot na halos walang gastos yung mga subok na rin natin ko ni Sir Lakay Gonzalo. Yung tawa-tawa, bakit hindi pinopromote ng mga medical experts yan? Ganito po kasi yun, no? Before the tour... Tawa kasi. Ulan ka sa tawa. Balik po tayo sa tawa-tawa, no? Sa siyensya kasi, hindi ka pwedeng basta mag-promote kung hindi siya dumaan sa pag-aaral na masuri. Titingnan mo rin po kasi doon yung epekto niya sa kidney, kagaya niya yung sinasabi ng ating kasamahan.
Marami po kasi doon sa untested herbal medicines or untested herbal concoctions ang binabanata niya, ang sinusuntok niya, ang titirahin niya, kidney, batok ng tao. Kaya po hindi tayo basta-basta nagre-recommenda kasi posibleng walang bayad, posibleng mura, posibleng libre, pero matatamahan naman ang bato mo at magre-renal failure ka. Hindi ko sinasabi nito ang sitwasyon sa tawa-tawa, pero dapat siyang pag-aralan. Sa pagkakayong hindi po sa mga pag-aaral na pinakita, hindi malink yung epekto ng tawa-tawa sa dengue. Kasi karamihan po ng viral infection, pagkatapos ng ilang araw, eh talagang magsasubside yung dengue infection. At tagal ma'am? Kumbaga nagagamot siya on its own course kasi wala siyang gamot, babantayan mo lang yung pasyente at ititreat mo ano yung mga sintomas niya hanggang makita mo mawala yung mga virus sa katawan niya. Kasi po talaga, ba't ang tagal kasi nung mag-aaral? Dami ng hindi naman po matagal kasi naglalabas na yung WHO sa Geneva ng mga paliwanag. Kaya lang, yung paliwanag na linalabas nila, inaanod nung mga nagsasalita, nagbibigay ng kanilang personal na opinion. Kaya nga po, maganda po siguro na maging kaakibat natin dito yung lahat na maging, matingnan po natin yung sinasabi ng mga totoong eksperto. Kasi ang WHO interim report, hindi naman po yan eksperto lang ng Pilipinas. No, ipinul nila yung lahat ng independent, international, and local experts. At pagkaalam ko, meron ulit lalabas sa 2018, April. Hindi po siya ganun kadali kasi mabusisi po yan. Tinatanong, binibinitinan po lahat ng dapos na mga penes at pagdidibatihan yan. Okay, Charles Mike. Sa'yo na yung hulihirin. Sa'yo na yung hulihirin. Hindi na nakapagkape si Sekretary. Wala mong vaccine ito? Delayed ako eh. Malayo tayo sana. Anyway, Secretary, kung sa itong controversial kasi itong isong ito at saka buhay ang nakataya, kaya alam mo na, yung doktor, yung abogado nagiging doktor, yung doktor nagiging abogado, mga explanation, conforme sa interpretation, ano, sa nangyayari. Meron po talagang victim eh, di ba? Kayo ba naniniwala, may namatay na talaga dahil sa vaccine? Yan mo na siguro ang gusto ko malalaman. Meron na bang pininiwalaan kasi importante siya yung manggaling yan eh dahil kayo po ang involved dyan doon project. So kung naniniwala kang minamamatay talaga dyan, ibang usapan. Kung wala naman, ibang usapan natin yun. So anong nasasalit? Balikan natin yung proseso. Sa DOH po, may tinatawag tayong NAFIC. Ano ba yung NAFIC? National Adverse Effect Following Immunization Committee. Bawat pasyente po, kung nag-aray man yan, kung nilagnat man yan, kung sumakit man yung tiyan yan, pinag-uusapan yan. At kung may namamatay, binusubitsisi yan, hindi lang po yung datos ng bata, kundi yung nangyari sa bahay hanggang sa hospital. And then they're going to record that as nangyari ba ito? Yes. Is it directly related or indirectly related? Ibig sabihin, hindi ka basta-basta pwede lumabas at sabihin, ito dahil ito sa ganito, ito related ito. It goes through a process and vetting of several people. Sa pagkakalam ko, hanggang nun sa panahon na umalis ako ng department ko, at dun sa mga napapunahan namin nung time ko, kasi alalahanin po natin, dalawa po kaming secretary na nagpakuna. Okay? Dun sa panahon ko, closely monitored po ang lahat dahil masyado pong binawasan ang travels noon at may suporta sa regional offices. Wala pong namatay dahil sa bakuna. Sa pagtanong naman namin sa World Health Organization, kasi sila yung may connection sa ibang bansa, sa 19 countries who are using dengue vaccine, wala rin pong namatay na directly related sa bakuna. May namatay sa aksidente, may namatay sa ibang sakit, merong nahulog sa pang-nutra, merong pang namatay sa homicide, pero hindi siya related sa dengue. But is it recorded? Yes. I-re-record mo yan, then i-classify mo, not related. Kasi ganun po ang proseso ng transparency. Ang sinasabi po nyo, no, nandun pa kayo. Ngayon, wala na kayo dyan. Ang dami na po lumabas na alleged na matay dahil sa vaccine. Kung papakinggan natin ang mga abogado ng PAW o doktor ng PAW, masyadong matami na po yung sinasabi na matay dahil sa vaccine. So, ano yun?
iba ba yung vaccine nung nandiyan kayo? Iba yung vaccine na dumating after na umalis kayo? Hindi, magkapareho siya. Ang pinagkakaiba lang ngayon, kasi PAW yung nag-i-interpret at hindi po yung mga eksperto sa DOH. Hindi po namin alam kasi sino yung pathologist na nag-examine sa pasyente, sino naman yung nag-review ng clinical records. At hindi po nangyayari sa siyensya at sa medisina na isang tao lang magsasalita at siya na ang nakakalam ng lahat. Para po yan sa mga abogado, kung may batas, ang interpretasyon ng batas, eh, hindi ba iba? Pero andun po yung mga nakaakibat na libro, yung mga jurisprudence, na doon nakasulat yung interpretasyon ng batas. Siyempre, pagka ikaw yung abogado, i-defend mo yung gusto mong i-defend. No? Pagka ikaw naman yung doktor, minsan may personal kang paniniwala na gusto mong i-convince yan lahat. Yun din po ang nangyayari sa departamento. Pagka may programa ang UH, magde-debate po lahat yan at tumatawag ng mga eksperto. And after that, mag-prevail kung sino ang sang-ayon doon sa technical guidelines and inputs. Kagaya ng inputs ng World Health Organization. Well, uso ang fake news dito at sa buong mundo. Sa isang ito, pwede bang manggaling sa iyo na sabihin mong fake news ang ginagawa ng PAW o mga doktor, abogado ng PAW? Kasi, congresswoman, kilala naman kita, taga-Iloilo ka, hindi ako taga doon, pero ang background mo na pinag-aralan mo rin kung ano, bakit ka napunta niya sa gobyerno ito, noong dating gobyerno. Paano yun? Ang biktim eh. Well, na, maaari nasawsawa ng politika. Naging karambola ng iso because ikaw ay dilawan, sabi nila. Kung ayaw mong tanggapin, bahala ka. Pero pangalawa, dating gobyerno may project nito. Kaya alam mo naman yung DDS, yung original na DDS ha. Kasi DDS dalawa na eh. Yung isa, Digong Duterte supporters. Yung ngayon, dating Digong supporters. Anong paano mo ha-handle ito? Alam ko masakit sa side mo ito dahil buhay ang nakataya. Ngayon maraming may mga nasa ospital na talaga seryoso na dahil daw sa vaccine mo. Yun eh. So paano 'yon? Ano yung interpretation? Nandoon tayo, may kanya-kanya interpretation, pero mayroong bibitin eh. Na walang duda na dito nang galing sa vaccine. Kaya nga bumabalik tayo doon. Sa ano ba yung katotohanan? Sino ba yung mga dapat on top of the situation? Hindi ba DOH, no? At kung nandiyan dyan yung PCH, nandiyan dyan sila. Andiyan dyan naman yung Sanofi Pasteur. Pwede natin kasuhan, pwede sinirin. Pero kung hahaluan natin na lahat na lang ng sakit, lahat ng problema sa Pilipinas, ibibigay mo sa bakuna, ang mangyayari tuloy, hindi na napapag-usapan yung mga totoong pasyente na dapat nilang tulungan at panagunan. Na ma-model na yung issue eh. And once an issue is model, at pag binalaro mo yung issue, nawawalan tuloy ng saysay yung pwersa ng gobyerno para singilin kung meron mang mga nag-public na impormasyon, singilin yung mga taong totoo bang ginawa itong eksperimento, singilin yung mga responsable sa nangyayari kung meron man talagang namamatay dahil sa bakuna. Tama po kayo. Meron pong mga natatamaan. Subalit dahil ako po isang doktor, hindi po kasi namin pwedeng sabihin ay yan ang epekto ng bakuna. Kasi ang epekto nga na ipinapakita, after 2 years, nawawala ang isang bakuna. Parang flu vaccine. Every year, nagpapabakuna ka kasi nagbabago yung virus. Ang nangyayari dito, pagkapapakunahan mo na lahat ng sakit ay dahil sa dengue vaccine, ang gagawin naman ngayon ng Sanofi Pasteur, pupunta naman sila sa mga abogado nila. Parang instead na doktor at doktor ang mag-usap-usap, nagiging abogado-abogado ang nag-usap-usap, sino ngayon ang kawawa? Yung taong bayan. Kasi andun yung mga pasyente na dapat tulungan at kailangan nilang tulungan, pero kung lahat pumapasok, nahihirapan tuloy, hindi lang yung hospital, hindi lang yung departamento, kundi pati ni Maester. Kasi sa mga sekretary, director lang ako magtanong kasi kami sa media, hirap na hirap na magpaliwanag dito. Pati kami nagpapagpinta ng dilawa, napapagpinta ang aming bayaran, anak pang anak sila ng tatay nila, wala ba ako pinalaman doon. Ito ang direct ang tanong. Ang libre ng party ba, kumita rito? Ikaw mismo, kumita ka ba rito? Hindi po. Malinis ba ako siya sa morito? Yes, malinis na malinis. Mabuhay ka ma. Salamat. May bahabol. So that, yung iba siguro, pagtawis ko eh, bigyan pa natin magkakala ng mga pagtanong. Sige,
Ma'am Henry. Huling, huling siya, huling siya. Sige. Good morning po. Meron bang laboratory ang Pilipinas para na nakapag-research sa ganito? Dahil na umaasa lagi tayo sa ibang bansa ng mga gamot na dapat i-test mo pa rin dito. At wala tayong laboratory laboratory na pwedeng gumawa tayo ng sarili natin gamot o sarili natin research para alam natin ito ba talaga ay COVID-19. Sa pag-aaral kasi ng isang gamot, hindi kasi pwede yun ng isang bansa lang. Kagaya ng Dengvaxia Vaccine, I think 24 countries over 20 years ang ginagamit. Kasi pwede kasi magiging magkakaiba yung behavior. Now, doon naman sa kakayahan, we have the human resource. Pero yung ating FDA, hindi po siya kapareho ng FDA ng ibang bansa. Kagaya ng Mexico and Brazil, yung FDA nila, siya po ang ginagamit na laboratory ng WHO. Pero tayo hindi, kasi hanggang paper review lang tayo. Pero ano ang ginagawa ng Pilipinas? Sumasabay tayo dun sa mga bansang may kakayahan. At dun sa mga bansa accredited, no? Ng WHO, tinitingnan natin yung kanilang pag-aaral. Na kung gagawa ko ng sariling research system ng Pilipinas, sa pananaw ko sa ngayon, number one, hindi kaya. Kasi yun nga nung dumating akong secretary, ang daming proposal doon na bibili ng mga makina, equipment para vaccine manufacturing at ilalagay sa RIPM. Pero nung tinignan ko, eh meron pa nga tayong mga equipment doon na hindi pa nagagamit. At kung magkagawa tayo ng bakuna, sino ba ang bibili sa atin? Kasi in terms of quality control and good manufacturing practices, natatalo tayo ng ibang bansa. Na meron sila, kunyari, India, China, populasyon pa lang nila yung market na. So magiging masyadong losing sa gobyerno. At hindi lang yun, mukhang hindi kakayanin. Kasi yung mga eksperto naman natin, yun din hinahire nila. Okay. Alam mo, Secretary, mabuti na lang politika ka rin, nasa politika ka rin. Kung hindi, magbubog talaga kayo. Kasi yung mga politiko, ikaw ang tanong. Kasi man mo ako. Thank you.